po, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. At ngayon po ang pag-uusapan natin ay si Marble Queen. Si Marble Queen po, ang botanical name niyo po ay Epipremnum aureum. So correct niyo po ako sa comment section kung mali po ang aking pronunciation. Ako na po yung light requirement. So morning sunlight is okay. So avoid lagi natin yung direct sunlight from 10 a.m. to 3 p.m. So kasi nasusunog po sila, katulad nito, may nasunog na naman siya sa mga dahon at naiwanan ko sa init. And sa soil naman po, ang gamit ko lang kasi dyan na soil is yung lupa lang at saka nilagyan ko po ng kunting kusot. So sabi po dito, pwede yung loamy soil, mixed soil, potting mix will drain, hindi yung nagdidikit-dikit. So nilalagyan ko din po siya ng rapis stick para doon kumapit yung mga area roots niya. So nagiging stable po kasi yung lumalaki yung kanyang dahon kapag may nakakapitan. So katulad po nito, ito yung pinutol ko doon. So mas malaki yung ugat niya, naging stable kasi yung ugat niya, mas malaki yung kanyang dahon. So napakaganda ng kanyang dahon. So hindi naman po siya nakatanim sa lupa, nakakapit lang yung kanyang mga ugat sa may puno. Ito po yung mother plant niya. Ito yung pinagputulan ko sa kanya dati. Mas madami pong sumibol. So ito yung pinagputulan ko siya dati. So mas madami pong sumibol sa kanya. Ang kulang po siya kasi gusto ko siyang mas lush. So kapag humahaba na po kasi importante na may makakapitan din yung mga area roots niya. So dito. So pwede po kayong gumamit ng coco pole or coco stick. So mas maganda po kasi na may makakapitan. Sa akin po kasi yung rapis stick lang. Ang common problem po ng mga marble queen ay browning leaves and yellowing leaves. So number one po, are usually result po ng underwatering or lack of humidity. So to ensure po that you are providing your photos with regular watering and avoid placing it in location that are overly dry, like drop the window, heating vent, or sa loob ng bahay na naka-aircon. Number one po din yan ang killer ng humidity. So pwede pong mamatay yung halaman. Para po magkaroon tayo ng extra humidity, pwede nating ilagay po sa kitchen at sa bathroom po. So pwede rin po, you can place near a humidifier. So ang water, yung pebbles nyo dito sa ilalim nyo po ilalagay para magkaroon po siya ng humidity. So at least may tulong pa rin po kahit konti. So yung number 2 po na dahilan ay yung yellowing leaves. So pag nakita nyo po nag-yellow na yung kanyang dahon, yung mga foliage, nag-overwater na rin po kayo. So minsan po kapag nag-yellow din yung leaves niya, ibig sabihin po masyado na siyang naka-direct sunlight. So pwede rin pong dahilan ng kanyang kon ay yung pagkabulok ng kanyang mga ugat. Kaya sa pag-water po, at lagi nyo pong i-check kapag dry na din yung lupa, sa kanyo lang po diligan para iwas din po siya ng pagkabulok ng kanyang mga ugat. So yung tubig gripo po, istak nyo muna po ng 24 hours bago nyo idilig. So para mag-evaporate din yung chlorine. So nakakasira din po kasi ng dahon yung mga chlorine. Sa fertilizer naman po, is optional but not required for Marble Queen.
photos. So as long as they are planted in a loamy potting material, they should have the nutrient they required in order to grow. So hindi naman po kailangan. So pwede po once a month during spring and summer, pwedeng natural fertilizer, banana fertilizer, or liquid fertilizer. Lagi nyo pong ilalagay din malayo dito sa may kanyang mga ugat, sa side-side lang po, para at least hindi siya masunog. At yun lamang po. At kung meron pa po kayong ibang suggestion, pwede po kayong mag-comments dyan sa baba para mabasa ko din po. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you po sa lahat. Thank you for watching.